Ang mushroom production ay isa sa mga umuusbong na industriya para sa ating mga magsasaka. Sa katunayan, ang mga kasangkapan na maaaring gamitin sa pagtatanim ay makikita lamang sa bukid at sa loob ng bahay. Kaya unang-una sa atin sa rice base, ang pangunahin natin materyales sa pag-produce ng mushroom ay yung ating dayami o rice straw. Pwede din gamitin yung mga pinaganihan natin ng mais, pinaganihan natin ng kamote, pinaganihan ng munggo, soybean, at mga tuyong damo. Malaki ang potential ng ating mushroom sa ating mga consumer. Unang-una, posible itong pagkakitaan at ito ay very nutritious, so nakakatulong ito sa kalusugan. Maliban sa naaning kabuti na maaaring ibenta, ang mga materyales na ginagamit sa pagtatanim ay maaari ding pagkakitaan ng ating mga magsasaka. Maraming segment yung pagkakabuti na pwedeng pagkakitaan. So unang-una, pwede nang pagkakitaan ng ating magsasaka dun sa pag-ipon pa lang ng dayami. So howling, tapos storage, pwede na silang pagkakitaan. Pangalawa, yung pagbabag. So yung mga kabataan o sino man na mga pupwedeng maggawa ng mga fruiting bags ay ito na rin pagkakitaan. So pagkakitaan din, yung pagpapatubo mismo ng kabuti. Yung una, yung pag-produce ng buto ng mushroom. Ito yung tinatawag natin mushroom spawn na pwede na rin silang pagkakitaan, so mag-produce. Tapos yung bagong tanim lang na fruiting bags, nalalagyan lang natin ng buto tapos patutubuin lang yung kabuti doon sa kwan. Ito yung tinatawag natin na fruiting bags. Pangatlo ay yung pagpapatubo na mismo ng kabuti. Ito na yung fresh mushroom. Ngayon, pwede pa rin pagkakitaan yung ating mushroom substrate na natawag kasi ito po ay nutritious, so pwede itong gawing organic materials, substrate para sa vermicomposting. Ang mushroom production ay kabilang sa Palayaman ng Plus at sa Palayaman Nayo na kampanya ng PhilRice. Ang mga ito ay naglalayong mabigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan ang ating mga magsasaka upang sila ay magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan maliban sa palay. Ang Palayamanan Plus, ito ay diversified intensified rice-based farming systems model na kung saan gusto natin madagdagan ang pagkakitaan ng ating mga magsasaka. So, ang based po natin dito sa Palayamanan yung palay, pero pwede pa rin natin dagdagan yung mapagkakitaan natin sa palay kaparis nga ng pagpapatubo ng mushroom o pag-production ng mushroom dahil meron tayong dayami o mga biomass na pwedeng patubuan ng mushroom galing sa ating palayan. Pangalawa, may livestock integration tayo. So yung livestock, ganun din, kalabaw po pwede sa Palayamanan kasi yung mga damo sa mga dayami natin ay pwede din pakainin ng mga biomass natin. Yung sa rice duck naman, pwede din kasi ito ay nakakatulong doon sa ecological o pag-control ng mga damo, insekto, at pag-cultivate na rin doon sa ating palayan. Pwede pa rin ng isda kasi normally ang palayan natin, kung maraming sapat na tubig, ay pwede natin samahan ng isda. So, ito yung sinasabi natin doon sa Palayamanan. Yung plus ay gusto natin magkaroon ng surplus na mga produkto para sa ganun madagdagan ng pagkakitaan doon sa ating palayan. Maingat na paghahanda ang ginagawa sa pagpaparami ng binhi sa mushroom production. Paano nga ba tamang ginagawa ang pagtatanim ng binhi para magkaroon ng malalago at malulusog na mga kabuti? Una, magpiprepare muna tayo ng culture media. Magpapakulo muna tayo ng tubig. Then kapag kumukulo na ito, ilalagay na natin yung hiniwang patatas. Kapag ang patatas ay medyo malambot na, luto na, ito ay sasalain natin. Pakulo natin ulit yung pinagkuluan ng patatas. Tapos ilalagay natin ito ng 20 grams ng asukal at saka 4 na bar ng gulaman. Kapag walang bar ng gulaman, ay meron na tayong nabibili ngayon na powder, gulaman, yun ay ready to use na yun. Pagkakulo, ay isasalin na natin ito sa flat bottles ng may 50 ml bawat bote. Pagkatapos salinan ng bote, ay lalagyan natin ito ng cotton plug.
balutan natin ito ng papel at iselyo natin ito gamit ang rubber band o elastiko. Pagkatapos itong iselyo, ilagay natin ito sa autoclave or isang special na klase ng pressure cooker. I-sterilize natin ito ng 30 minuto, 121 degrees Celsius at 15 PSI. Pag malamig na ito, isalansan natin ang mga bote ng naka-slant. Hayaan nating tumigas yung culture media. Huwag nating hayaang umabot sa may cotton plug yung culture media dahil ito ay magiging sanhi ng kontaminasyon. Sa paggawa ng tissue culture, kailangan nating pumili ng isang magandang kabuti. Sa umpisa, kailangan nating sterilize ang ating mga kamay, gayon din ang cutter na gagamitin natin. Hatiin natin sa gitna ang kabuti. Ang gitna ng kabuti ay ito yung pinaka-steril na bahagi ng kabuti. Huwag natin itong hayaang may dumapo dahil ito ay magiging sanhi ng kontaminasyon. Itapat sa lampara ang mukha ng bibig ng bote kung nasaan ang ating culture media. Gamit ang inoculating needle, ipasok natin ang bahagi ng kabuti sa loob ng bote. Pagkatapos, painitan natin ang bukana ng bote. Saka natin ito tatakpan ng cotton plug. Kapag nalagyan na natin ng tissue ang lahat ng bote, ilagay na natin ito sa incubation room. Ang incubation room ay isang malinis na lugar at may katamtaman lang na temperatura. Pagkatapos ng 2 linggo, mayroon na tayong similya ng kabuti. Para makagawa ng grain spoon, kailangan maghanda tayo ng palay. Hugasan natin ito ng 3 beses hanggang sa luminom ang tubig. Pagkatapos, pakuloan natin ito. Huwag nating hayaang ito ay magbitak-bitak para ito ay hindi magdikit-dikit. Pagkatapos, i-drain natin ang pinakuloang palay hanggang sa maging 65% ang moisture nito. Malalaman lang natin na 65% ang moisture content nito kapag ito ay wala nang tumutulong tubig sa pinakuloang palay. Pagkapatuyo, maglagay tayo ng 500 grams ng pinakuloang palay sa isang PP bag. Ang PP bag ay isang klase ng plastic na kung saan ito ay heat resistance. Pagkatapos, lagyan natin ng PVC neck ang bawat bag. Pag nalagyan na ng PVC neck, lagyan natin ito ng cotton plug. Pagkatapos ay iselyo natin ito pamagitan ng paglalagay ng papel at rubber band. I-sterilize ang mga bag sa autoclave sa loob ng 30 minuto, 121 degrees Celsius at 15 PSI. Pagka-sterilize, palamigin ang mga bag. Pag malamig na ito, ito ay pwede nating tamnan ng pure culture or similya ng kabuti. Dalhin ang mga bag sa inoculating chamber. Itapat sa apoy ang inoculating needle. Pagkatapos, hanggalin natin ang cotton plug ng bote at itapat ang bukana nito sa apoy. Gamit ang inoculating needle, kumuha ng gelatin na may similya ng kabuti at ilagay natin ito sa PP bag. Itabi ang mga tinamnang bag para sa incubation nito sa loob ng 2 linggo. Ang fruiting bag ang siyang magsisilbing seedbed ng ating kabuti. Paano nga ba ang tamang paghahanda at paggawa nito? Una, ibababad natin ang dayami ng magdamag. Kinabukasan, hahanguin na natin ang mga dayami. Ang mga hinangong dayami ay maaari nang i-compost. Sa composting, kulubin ang mga nakapile na dayami sa loob ng 3 araw hanggang sa mabulok ng kaunti. Pagkatapos ng 3 araw, dalhin ang mga dayami sa chopping area. Tadtarin ang dayami na may haba ng 2 hanggang 3 pulgada. Kailangan itong tadtarin upang maging tama ang pagpiprepare natin ng ating substrate. Pagkatapos tadtarin, ay haluan natin ito ng kusot o yung sawdust. Ang ratio natin ay 7 parts ng tinadtad na dayami at 3 parts naman ng sawdust. Haluin mabuti ito bago natin ilagay sa PP bag.
Gamit ang molde, ilagay natin ang pinaghalong substrate sa fruiting bag. Siguraduhin lang natin na ang substrate ay siksik sa loob ng fruiting bag. 3/4 lamang ang ilagay natin sa fruiting bag para ito ay malagyan ng PVC neck at ng binhi ng kabuti. Lagyan ng PVC neck ang mga bag at talian ito ng plastiko. Takpan ang mga bag gamit ang cotton waste. Ilagay ang mga bag sa tray, pagkatapos ay dalhin na ang tray sa pasteurizer. Ang pasteurizing machine natin ay kagaya ng pugon para hindi masayang ang init nito. Gumagamit tayo ng dome type pasteurizer na may kapasidad na 520 fruiting bags. Lagyan ng tubig ang pasteurizer at pasingawan natin ang mga fruiting bags. Kapag kumukulo na ang tubig, bumilang tayo ng 6 na oras para sa pasteurization nito. Pagkatapos ng 6 na oras, palamigin ang mga fruiting bags. Hayaan lamang natin ito sa loob ng pasteurizer hanggang sa lumamig. Pagkalamig, hanguin natin ang mga fruiting bags. Ihanda na natin ito para matamnan ng culture spoon. Matapos kumuha ng fruiting bags, maaari na natin itong tamnan ng binhi ng kabuti gamit ang grain spoon. Sa pagtatanim ng binhi ng kabuti, buksan natin ang ating fruiting bags, ganun din ang grain spoon. Lagyan natin ng butil ang ating mga fruiting bags. Iselyo ulit ang ating mga fruiting bags gamit ang cotton waste. Pagkatapos, dalhin na natin ang mga fruiting bags na tamnan sa incubation room. Ang incubation room ay isang malinis na lugar at may katamtamang temperatura. Hayaan natin ang fruiting bag sa incubation room sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo hanggang sa makita natin na ito ay puno ng sapot o kaya ay namumuti na. Pagkatapos naman ng incubation period, dalhin na natin ang ating fruiting bag sa growing area. Isabit ang fruiting bags gamit ang low bid. May namang gatong setup pagkat mas marami tayong may lalagay na fruiting bags. Mamamaximize natin ang ating espasyo. Gamit ang cutter o kutsilyo, buksan ang pitang bahagi ng fruiting bag. Dito lalabas ang mga kabuti. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, dito lalabas na ang unang batch ng kabuti. Gamitin lamang natin ang mga malinis nating kamay sa pag-aani. Dahan-dahang pitasin ang mga kabuti sa mga fruiting bags. Huwag gumamit ng kutsilyo sa pag-aani para walang matirang bahagi ng kabuti na maaring mabulok at maka-cause ng kontaminasyon sa fruiting bag. Ito ay maaring maka-apekto sa pagtubo ng mga susunod na kabuti. Ilagay sa malinis na tray ang mga inaning kabuti. Paghiwalayin ang mga pwedeng ibenta sa mga hindi pwedeng ibenta. Ang mga pwedeng ibenta ay yung mga magandang hugis, maputi, at batang tingnan. Ang isang fruiting bag ay tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan. At sa bawat fruiting bag, maaari tayong umani ng 200 grams ng kabuti. Panatilihin ang halumigmig o moisture content ng growing room. Kung malamig ang panahon, diligan ng 1 beses ang mga fruiting bags. Pag mainit naman ang panahon, diligan natin ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Kailangan ng mga kabuti ang mamasamasang paligid para maging maayos at malusog ang pagtubo nito. Malaki ang potensyal ng pagkakabuti para sa mga magsasaka. Sa paggawa at pagpaparami pa lang ng binhi nito, maaari na itong pagkakitaan. Maaari ding ibenta ang mga substrate at mga ginawang fruiting bags. Masasabing mula sa mga benepisyong ito, hindi lang talaga sa pagpapalay maaaring kumita ang mga magsasaka. Marami pang iba!